Kasi sa atin, uunahin pa ang makipag-inuman. Bakit kaya hindi na lang din pagiging mahilig sa pagkakape yung nakaugalian ng mga Pinoy? Ano? Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hello mga dudes! Magandang araw! Ito wala akong magawa, kaya sabi ko, mag-vlog ako. Mula kaninang morning, ang ginawa namin, lumabas kami nag-coffee. So, habang nagko-coffee, yung mga bagets nandun sa palaruan, naglalaro. Alam niyo, ikakwento ko sa inyo, yung ugali nilang kahiligan, yung kahiligan nila sa pagko-coffee, no? Sabi ko ganun, bakit kaya kape sila ng kape? Parang kahit na 3 times na akong pumunta rito. Ngayon palang nag-sink in sa isip ko yung hilig nila sa pagpunta sa coffee shop. Tapos, napansin ko yung mga coffee shop dito, may mga palaruan ng mga bata. Talagang yung pagiging family-oriented nila. Kasi yan yung isang ugali ng mga Albanian. Talagang masyado silang family-oriented. Tayong mga Pinoy, family-oriented din. Pero, iba, parang iba talaga sa kanila. Yung talagang bawat kibot, bawat mga issue sa bawat isa, talagang super consult sa family, ganun sila. So kaya siguro, pati yung mga coffee shop nila dito, ewan ko lang ha, sa ibang bansa ng Europe, hindi ko alam kung ganun din. Yung mga coffee shop nila dito, may mga palaruan talaga ng mga bata. At talagang yung mga family, talagang binibitbit nila yung mga anak nila. Hindi lang yung iiwan sa kung kanino, hindi sila ganun. Kaya sabi ko, naisip ko nga, sana ang naging kaugalian din ng mga Pilipino, lalo na yung mga kalalakihan, di ba? So, syempre, aminin man natin o hindi, di ba? Hindi naman sa nila lahat, pero mas malaking porsyento. Di ba yung iba? Kasi sa atin, uunahin pa ang makipag-inuman. Uunahin pa yung makipag-inuman na lang sa mga kaibigan kaysa i-spend yung oras nila sa pamilya nila. Di ba yung ang aga-aga pa lang, inum na. Bakit kaya hindi na lang din pagiging mahilig sa pagkakape yung nakaugalian ng mga Pinoy? Ano? para kahit ilang beses silang magkape sa buong maghapon, punta sila ng coffee shop, Carrie Bells lang, kahit mga mumurahing coffee shop lang yan, Carrie Bells lang, kesa naman uminom. Siyempre, di ba, kung papipiliin tayo, anong pipiliin nyo? Yung pagiging mahilig sa inom? O yung pagiging mahilig na lang sa pagkakape? Di, siyempre, di ba, mas pipiliin natin yung pagiging mahilig na lang sa pagkakape. Ayun, yun lang yung napansin ko. Kanina nagluto ako ng pasta. Siyempre, yung Filipino style na pasta natin. Yun. Tapos, anyhow, tulong-tulong rin ako dito sa pag-asikaso sa bahay. Buti na nga lang, maliit lang. Although, up and down siya. Yan, up and down ng bahay. Yan. Yung mga biyanan ko sa taas, tapos dito sa baba yung bayaw ko, yung kuya ng asawa kong pulis. So, yan yung anak niya. Hello, Wendy. Can you say hi? Hi. Clyce, can you say hi to Mommy's vlog? Sit down now. Anong sit down now? Wala na naman sa hulog ang Junakis ko. Ayun. Tapos sa ugali naman ng mga in-laws ko, wala akong masabi. Okay sila. Mababait sila. Basta mababait sila. Kaya nga okay lang na pumunta kami magkinalang dito eh, na hindi kasama yung asawa ko. Dahil syempre kung hindi ako komportable na kami lang magkina, hindi ako papayag na pupunta rito ang kaming dalawa lang. Mga 2 months pa kami dito. At yun, sana alam nyo makapag-vlog ako ng gusto related sa Albania. Sana akong isang viewer na
sana daw mag-vlog pa ako ng mag-vlog. Kasi nagkaroon yata siya ng pa-MU na taga Kosovo. Nung nasa US siya. At bihira daw kasi siyang makakita ng Filipino or Albanian. Filipino-Albanian and Kosovar Filipino na couple vlogger, ganyan. Kaya sabi ko, sisikapin ko, kaya lang kasi 2 months lang ako rito. At kung may chance na makapunta kami ng Kosovo, sana lang pwede ako kahit wala akong visa papunta doon. Kasi sa Montenegro, pwede. So, susubukan ko. Yung mga karatig bansa ng Albania. Ayun. So, ang Albania ay malapit din sa Turkey. Mga 4.5 hours lang from Turkey. Pero ngayon kasi may direct flight na from Dubai to Albania. 6 hours flight yun. So, bukas birthday ng bayaw ko. Baka additional vlog ko yun. Pero separate vlog na lang para naman marami akong mai-vlog. Diba? Hindi pa kami makapag-gala-gala kasi medyo malamig pa. At busy pa yung mga in-laws ko. May work pa sila. Mag-leave sila pagdating ng asawa ko para kompleto. Ganun. So ngayon okay lang. Kaya actually hindi to bakasyon yung pagpunta namin mag-ina dito. Wala lang. I-spend lang namin yung 2 months namin dito ng normal. Normal na buhay. Ganun lang. Ano pa ba? So, napansin niyo, di ba? Nag-lipstick pa ako. Nag-lipstick ako at nag-eyebrow. Kasi mahirap naman kaharap sa camera na ngarag-ngaragers naman. Ayos-ayos din tayo paminsan-minsan. Ayos-ayos din tayo bago pa tayo sumabak sa camera. 7 minutes pa lang. Gusto kong i-full na 12 minutes ang video ko. Malamig pa rin, pero okay na. Yung nakaraang araw, umulan. Tapos, talagang sobrang malamig. Pero talagang tiniis kong hindi mag-medyas. Tapos ngayong araw naman, sakto lang yung lamig. Parang mga nasa 20 degrees. 20 or 22 degrees ngayon. Kaya yun. Guys! Sister, let's open the garage. Yung anak ko, kinukulit ang pinsan niya. What do you want to open? Open the garage. You want to open the garage? Where do you want to go? Like, help you. Help you? Yes. Help you. Nagpapatulong siya sa pinsan niya. Ano ba yan? Para namang walang kagana-gana itong vlog ko. Ano ba yan? Chika-chikanes lang, di ba? Chika-chikanes lang siya. O yan, labas kami sandali. Dito lang naman kami sa ano. Yan. Kasi sabi ng asawa ko, bakit hindi daw ako nag-vlog? Mula nung dumating kami dito, 1 week na kami ngayong Saturday. Saturday kami dumating eh. But hindi daw ako nag-vlog. Sabi ko, paano ako makapag-vlog? Ibisibisihan kaming lahat dito. Tapos itong anak ko, nung una, kahit hila-hila siya ng bayaw ko, ng father-in-law ko, okay lang. Excited. Pero ngayon, ay nako, nakakatawa. Ayaw na lang nila, mami. Dito kami sa labas. Yan, dito kami sa labas. Lumabas kami. Ete. Ayan. Ay. Tapos alam nyo ba, kahapon nag-grocery kami. Talagang mabilis ang ano lang, walang ligo-ligo. Kasi nga, malamig naman. Tapos kanina, niyaya nga ako ng ano ko, sister-in-law ko. Mag-coffee daw muna. Tapos habang naglalaro yung mga baguettes. Alam niyo kung ano yung suot ko kahapon? Yung sister-in-law ko. Nasama siya. No choice siya. Hindi ko mawain. Ayaw ko sana mag-coffee. Ganyan. Pero hindi naman coffee yung in-order ko.
Eh, kaya lang no choice. Kasi ngayon, kahit itong anak ko, nabuboard din. Kaya, ang ginawa namin, sumama na lang ako. Tapos, kung alin yung suot ko sa grocery store kahapon, yun na din yung suot ko papunta ng... papunta ng coffee shop kaninang umaga, o diba? Nakakatawa. Ayan, ang puti-puti ko na naman dito. Ba't ang ganda-ganda ko rito? Hanggang dito na lang mga dudes, kasi maglalakad-lakad kami. Dito lang naman sa neighborhood. So mga dudes, nandito na kami. Naglakad-lakad kami. Kanina habang nagpapaalam ako na low bat yung cellphone ko. Kaya, yon. Kaya lang itong mga bata nagpapabuhat na syempre mabigat. Kaya sabi namin, oh, sige, balik na tayo. Kaya yon. So hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na mga vlog ko. Sana talaga makapag-vlog ako ng madami related sa Albania. So hanggang sa susunod na mga vlogs, mga dudes, hanggang dito na lang. At ingat-ingat pa rin tayo dahil alam niyo na may COVID pa. Pero dito, nakalimutan ko palang ikwento sa inyo. Wala nang mask dito. So hindi ganun kalaki yung cases ng COVID. Kaya walang mask. Open dito. So hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na mga vlog. Bye!